Yun, isang magandang buhay ako nagbabalik. Yan, magandang araw sa inyo lahat. Sa mga kagulong ko at mga katurisim yan, magandang araw sa inyo lahat. So yun, nakuha tayo ng free time para makapagpasalamat sa ating mga supporters o mga sumusuporta. Siyempre, hindi naman mawawala yan na kailangan natin magpasalamat sa kanila. Dahil sa kanila hindi mag-grow up yung ating YouTube channel. Maraming salamat siyempre sa Tourism Office at dun sa Team Cafe, sa mga kumpari ko siyempre sa pinaportahan ako yan, at dun sa mga TNTFRO kanila Sir John John Oreta yan. Maraming salamat po sa inyo lahat, at dun siyempre dun sa mga Lakwatchero at yung Team Alert yan. Siyempre dun sa mga taga-ibang bansa na nagtatrabaho at mga kababayan natin dyan ako at dapat yung maraming salamat po. Nandyan sila Irene Villegas, Kylie Julie at Rose Carpe. Yan. Maraming salamat po sa inyo at sa mga walang sawang sumusuporta. Yung meron nga pala tayo, pakitulungan din po, pakisubscribe na rin para kay Irene Villegas. Ito po yung YouTube channel niya, Irene TV Vlogs. Yan, nilalagay ko siya mamaya. Ano ko sa screen. Ito po siya. Paki-subscribe niyo na lang po and then pakitulungan na lang po para sa mga kasamahan natin diyan at sa mga sumusuporta rin sa kanya. Pakitulungan po natin siya para mag-grow din yung kanyang YouTube channel. At para sa mga baguhan na ng mga YouTube vloggers, sikap lang at tiyaga. Makukuha rin natin yung kailangan natin o mag-break din natin yung kailangan natin makuhang subscriber talaga. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat sa mga sumusuport. Meron tayong actually hindi siya unboxing, review. Meron tayong i-review na gadget na ginagamit sa mga rides o sa mga biyahe na ito yung ginagamit nila, yung intercom yung sinasabi. Yan. Intercom. Ihias V6 intercom. So, ito yung ginagamit ng mga riders na bumabiyahe para maiwasan yung mga sigawan or hindi sila magkarinigan. Intercom na ginagamit. Or kahit may backride ka, pwede mo siyang gamitin. O dalawa kayong gagamit na nag-uusap kayo na hindi kayo nagsisigawan. Yan, kadalasan. Tanggal init dahil pwede ka rito makapag music, play ng MP3. Yan. Tapos, kung may tatawag, hindi na hassle para pindot ka ng pindot dun sa mismong unit mo o cellphone mo. Yan. Ito rin yung ginagamit nila. So, kagandahan dito is kahit na sa labas ng helmet mo is waterproof. Waterproof siya. So, naikabit ko na siya sa helmet ko. Na-try ko na rin siyang gamitin. Quality. Layo o distance na bago mawala yung connection niya sa kasama mo o sa mga kasama mo sa rides ay 1,200 meters bago siya mawala. So, sulit nga ba? Sulit siya dahil yung gano'ng kalayo, mas pinaliit na communication kagaya ng mga ginagamit nilang radio, Baofeng, Signus, Motorola, Icom. Yan. Ito yung sub dun para dun sa may ibang gumagamit. Yung iba kasi dati, ginagamit ko lang is yung communication ko dun sa mga grupo ko is yung radio. Yan. So ngayon, nag-provide ako para malaman ko na rin. Maraming feedback. Nag-review ako sa ibang gumagamit pa nito kung quality nga ba or sulit ba yung ibang pili mo nito. Yan, sa helmet. Nakikita nyo naman. Diyo siya nakakabit. So, merong clip dito sa ilalim. Nakatornilyo yan. Na nakaklip, nakaipit mismo sa helmet. Tapos may dalawang speaker sa kabilahan. And then, yung may mic siya. Dito. Sa mismong mouthpiece or yung harapan mismo ng iyong helmet. So, dalawa yung mic kong nandyan. Yung isang white tsaka yung isang black.
Yung ano kasi, yung white piece yung ginagamit ko mismo sa camera. Pag nag-vlog tayo, nakakabilito. So, ito yung camera ko na ginagamit. So, ito lang din yung connection ito. Pag yung nag-vlog tayo, syempre. Review natin sa may intercom. Quality, maganda. Anim na riders yung pwedeng pumuni. Not sure ako kung doon sa mismong connection niya kung kayang lumagpas sa anim pa. Pero kagandahan naman dito. Hindi hassle, hindi din malakas. Maganda yung speaker. Hindi kagaya ng, syempre mayroon mas mahal na intercom na kagaya ng mga Cardo. Medyo may kamahalan. Pero quality kasi JBL na nga yung ginagamit bilang speaker. So ito, ang gamit na ito, tawag dito. Generic lang siya, pero magandang klase at malakas. So yung kabilang tabi. Dating ginagamit ko kasi is yung Bluetooth ko lang. So, hassle kasi pag sumabit sa mismong helmet, matatanggal. Or pwedeng mabali yung clip ng Bluetooth. So yun kasi yung ginagamit ko dati. So ngayon, hindi na ako nahihirapan kasi nga, naka-intercom na ako. Kaya, may tumawag sa akin, mas madali na. Kasi nag-o-auto siya. Pwede kang gumamit ng auto mode na kusang sasagutin niya yung tawag o yung pumapasok na calls sa'yo. Ganun siya kakwal. So, hindi ko na siya in-unbox kasi syempre, tagta sa ating mga gantong gadget, excited niya. Excited na gamitin. Ganun yung nangyayari sa akin. So, marami naman akong nakitang nagre-review o nag-unboxing nitong unit na to. Okay naman. So, kaya hindi ko na rin gagayahin. Siyempre, marami naman na yung naglabas. Kaya ginawa ko, sinalpa ko na siya sa helmet ko. So, ito yung lagayan niya. Ayas. V6. So, lahat. Ganun pa rin. Nandito naman lahat ng specs niya. Then, syempre, may manual naman ako kasama. Kaya, mas madali. Noong una, akala ko hindi magpo-connect sa cellphone. Kung akala ko nahihirapan ako na hindi magpo-connect. So, yun. Tinignan ko lang agad sa manual. Medyo natagalan din ako i-connect dahil may proseso talaga. Hindi siya kagaya ng iba na one click, one press na makukuha mo agad. Kaya, maganda. Quality. At sulit na sulit yung may babayad mo. Sa presyo niya is 2.5. Yan, 2.5. May lalagay ko rin dito sa description. 2.5. At iagat ko rin dito sa screen. Yung presyo niya is 2.5. So, nabili ko siya sa Motor Safe Ride Safe Moto. Ito yung nasa Taytay. So, sa ibang brand siguro meron pa rin naman na unit na makukuha. Yan. Pinag-aaralan ko pa maigi at tinitingnan ko kung gano'ng katagal. Sa oras na i-charge mo, ang charging time niya is 2 hours. So, yung magagamit mo siya ng 12 hours. So, ganun katagal. Depende siguro sa paggamit kung bibilis ba maloban. Maganda naman yung feedback nito. Dahil, ilang araw na rin sa akin, 2 days. 2 days ko na siyang ginagamit. Okay, quality yung sounds, quality audio. Wala siyang delay. Kasi yung sa iba, tinitingnan ko kasi lagi si speaker is yung may delay. Tapos, connection, malayo naman talaga yung bago mawala. Malayo kasi 1,200 meters kumbaga sa mga kasama mong riders. Para na nga siya mga ginagamit nating radio o yung baupek. So, kagaya ko. Mas gumagamit kasi ako ng radio. Communication para sa trabaho. So, ito. Sulit na sulit. Maganda at quality. Hindi man ganun kamahalan na magagamit ko pa rin. Masusure ko naman sa inyo na magandang klase siya. So, sa mga gustong bumili ng Elias, yan. Punta lang kayo sa mga outlet. Yan. Kung saan meron mga tindahan ng helmet or yung kilalang supplier ng mga riding boots or riding suit, helmet.
At yun, maraming salamat sa mga sumusuporta at mga magsasubscribe ka. Kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, mag-subscribe ka na and pakihit na rin yung notification bell para ma-update ko kayo sa mga video ko pang gagawin. Maraming salamat. Ako ang inyong lingkod, Dennis Hernandez.